Hello guys, welcome back to my YouTube channel again. So guys, if you're watching this, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the bell notification para updated po kayo sa aking future videos. So guys, sa ngayon po, magbibigay lang po ako ng piece of advice para po sa mga passport holder na nawala po nila yung passport nila. So ibig sabihin po nun ay lost of passport po sila. So, ano yung advice na ibibigay ko sa kanila? Is ganito kasi yung mga story or mga naririnig ko sa client ko or mga naka-comment po sa YouTube channel ko na mga complain po nila na they are passport holder po sila, tapos nawala po nila yung passport nila, tapos gusto na po nilang magkaroon ng passport, so nag-apply po sila ng passport. Tapos yung ginawa po nila ay nag-new applicant po sila. So ngayon po, nag-new applicant po sila, nagka-trouble po sila. So yan po yung pag-uusapan natin or magbibigay lang po ako ng piece of advice. Kasi madami kasing alam niyo po yun, sinasabihan kasi sila na huwag na kayo mag-loss of passport kasi madaming requirements, mag-new applicant na lang kayo, parang ganyan. Kasi ganyan din yung nangyayari sa ate ko. Kasi pinakuha ko ng passport yung ate ko. And without knowing naman guys, na nawala pala ng ate ko yung passport niya. And then expired na 2011 pa. So, sabi ko sa ate ko, mag-renew ka ng passport. Sabi niya, sabi ko, andyan pa ba yung old passport mo? Sabi niya, nawala na daw. Matagal na daw nawala. And then, na-expired din po. Then, sabi ko naman sa kanya, okay, sige, mag-file na lang tayo, renewal of lost passport. Kasi yun naman talaga po dapat, renewal of lost passport. Pasensya na kayo sa eyes ko kasi nasa road po ako ngayon, nakapark. So, yun naman po kasi dapat, renewal of lost passport. Sabi ng ate ko, yung mga kaibigan ko sinasabi sa akin, no, wag na daw ako mag-loss of passport kasi ang dami daw mga requirements, ganito, ganyan. Sabi ko, ha? Naniniwala ka ba sa mga kaibigan mo? Saan ka maniniwala? Sa mga kaibigan mo or sa kapatid mo na expert? I mean, hindi naman expert guys, pero pinagdaanan kasi namin ng client namin. Tapos, through experience, kaya sineshare ko po sa inyo. Lahat po ng ginagawa kong YouTube or tutorial ay based on our experience po with my client. Kasi my client, after yan nila, makakuha po ng passport, bumabalik po yan sila sa akin. Sasabihin na, ma'am, it's very smooth process po, ganito, ganyan. Tapos, yung iba naman, pumupunta sa akin. Yung problema nila is ganito, meron silang old passport, tapos yung ginawa nila, nag-apply sila as a new applicant, tapos yung nangyari, hinold sila ni DFA, tapos pinapasubmit sila ng affidavit of explanation, tapos nakasubmit na sila ng affidavit of explanation, kailangan pa ng clearing, tapos after clearing, hindi na nag-respond si DFA sa kanila. Parang after 3 months na, wala pa rin news. Parang ganyan. So, alam nyo naman po, Pilipinas, ang hina po ng system natin. So, sabi ko sa kapatid ko, huwag kang maniwala dyan. Kasi, if you are going to do that as new applicant, mahihirapan ka lang. So, maniwala ka sa akin. So, sabi ko sa kanya, kumuha ka ng affidavit of loss in English explanation, tapos yung valid ID mo, and then since nandyan naman yung photocopy ng old passport mo, no need na ng PSA birth certificate. But kung meron kang PSA birth certificate, dalhin mo na lang din sa DFA just in case na hanapan kayo. Sabi ng kapatid ko, okay. So, ayun yung nangyari sa kapatid ko. Kumuha nga po siya ng mga requirements, ganito, ganyan. So, naging okay na po siya. So, ngayon guys, may nabasa po ako na comment or may natanggap po ako na message po sa Okokas Travel and Tours namin, sa Facebook page po namin. Kung gusto nyo po magpa
magpa-help or gusto niyo pong magpa-appointment, look for us po, Kukas Travel and Tours, our Facebook page. We do cater po in a very cheap way. Tandaan niyo po ha, murang-mura lang po kami sa aming assistance para lang po maka-help. And then at the same time, you can help us po to pay our bills kasi we consume electricity and wifi din. So yan. So guys, if you have old passport, kung kayo po ay nakakuha na ng passport, even 2000 pa yan, 2000, tapos nawala yung passport nyo. Guys, never, huwag po kayong mag-apply as new applicant. Kasi, mahihirapan po kayo. Alam nyo po, may record po ang taga DFA sa inyo. Kahit hindi po yun systemized during that time, siguro, but meron po silang record sa inyo. So, yung mangyayari po, nag-new applicant kayo, tapos may old passport na kayo. Kasi ayon yung kunin yung mga documents or mga papers na kinakailangan yung kunin. Kasi nga, medyo maraming-rami nga po. Tapos, nahirapan kayo. Tapos, kaya nag-new applicant na lang kayo, guys. It's a big no-no. Huwag po talaga kayong mag-apply as new applicant. Kasi, pagdating nyo po doon, iwan ko kung sa lahat po ba ito, basta pagdating nyo po doon, yung mangyayari lang po, submit nyo po yun, ganito ganyan. Hihingan lang po kayo niyan ng affidavit of explanation kung bakit kayo nag-new applicant na meron naman kayong old passport. Kita nyo po yun. So, mas safe po sa inyo na mag-loss na lang po kayo ng application. Loss of passport application. Dali lang naman po yan, guys. Kunin, kumpara sa ma-hold yung application nyo. Kasi may nag-comment, ewan ko kung sino yun. Sabi niya, "Ma'am, I have old passport. 2011 ata yun, nag-expired na ganyan. Tapos yung ginawa ko, nag-new applicant po ako. Nung dumating po ako sa DFA, sinabi po ng taga-DFA na kailangan ko mag-submit ng affidavit of explanation kung bakit ako nag-new applicant. Sinabit ko na po yung affidavit of explanation. Hanggang ngayon po, magto 3 months na, hindi pa din po sila nagbigay po ng feedback sa akin." See? Nakita niyo po yun. Compare naman, kung nag-file yun siya ng renewal of lost passport. Ang dali lang po, guys. Kasi, it will ano lang po, like, renewal of lost passport, you are served as, new applicant. You are served as new applicant. But you are not an ordinary new applicant na magpapasa pa, ganito, ganyan. You are extraordinary, kumbaga. Kasi yung record nyo, pag once you enter nila yan, family, birth date nyo, at saka birthplace nyo, lalabas na yan lahat. Yung information nyo. Including your family, ganyan, ganyan. Kasi hindi nyo naman alam kung ano yung nasa loob ng system nila. Sila lang yung nakakaalam kung ano ang nasa loob ng system ng computer nila. So, alam nila yan. Alam nila yung kung ano yung trabaho nila. So, guys, para hindi kayo mahirapan, kapag nawala yung passport nyo, huwag kayong mag-attempt na mag-apply as new applicant. Please, gawin nyo na lang pong renewal of lost passport. Mura lang po yung renewal of lost passport. 1,000 pa din naman po yung passport. Tapos, babayad lang po kayo ng penalty na 350. Tapos, yung requirements po is valid ID, affidavit of lost. Tapos, kung hindi pa expired, police report. And then, pag expired na, no need na po police report. And then, pag meron kayong photocopy ng yung old passport, yung nawala na passport nyo ay hindi nyo kailangan magdala ng PSA birth certificate. Pag wala na po kayong photocopy, kailangan nyo pa po ng PSA birth certificate. Tapos, kailangan nyo po ng confirm online appointment.
So, yun lang kadali. Kumpara sa ipapahold nyo yung documents nyo, tapos nagmamadali kayo, mas lalong hindi mapadali yung process kapag nag-new applicant kayo. So, always remember guys, na kapag nakakuha na kayo ng passport, kahit 2000 pa yan, year 2000 or anong year pa yan, always remember na may record na kayo sa DFA. So, do not attempt na mag-new applicant. Kasi, pag ano po ng fingerprint nyo, pag ano po ng personal information nyo, mag-a-appear na po yan. So, that's my piece of advice po. Please, don't apply. Don't try to attempt po as new applicant if you gotten your old passport already. So, guys, if you have some question, yes, please leave your comment down below. And I will try to answer as much as I can. Thank you, guys. Thank you for watching. Goodbye.